tinadtad ng saksak hanggang sa masawi. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng 21-anyos na college student sa South Cotabato mula sa kamay ng isang menor de edad. Ang nag-utos daw sa suspect, isang guro. Magbabalita si Jem Avancenia, exclusive. Pagdating ko sa ospital, yun ko yung doktor sa province, sabi niya, zero na daw. Pilit na pinatatatag ni Jofe Eribal ang asawang si Leonora na di matigil sa pag-iyak habang ikinukwento sa News 5 ang sinapit ng kanilang bunsong si Jade Vince, 21-anyos at third-year college student. Hindi nila matanggap na ang anak na nagpaalam lang na pupunta ng birthdayan, inabutan na nila sa ospital na tagtad ng mga saksak at wala ng buhay. Nakita ko malalim. Sa likod. Malalim. Tapos dali sa tangkob. Tumaba ang dito niya. Nakasakay siya. Napasakay niya sa motor kay dito, tapos nandito sa kilikili, tapos dito sa likod. Hindi ko na lang tininan kanina, hindi ko kaya. Sa imbestigasyon, nagmumotor si Jade nang pagsasaksaki ng kanyang angkas. Itinumba niya ang motor at sinubukang humingi ng saklolo, pero hinabol siya ng salarin at itinuloy ang krimen. Dito sa liblib na parte ng barangay poblasyon, pinagsasaksak ng suspect si Jade Vince. At kahit sa dami ng sugat na natamo, nakuha pa nitong tumayo at pinilit na makarating sa area na yon upang makahingi ng tulong. Si McCoy, di niya tunay na pangalan, agad na sinaklolohan ang binata. Nasabi pa raw ni Jade kung sino ang salarin. Ingambal ko, sino nadunggab sa imo? Sino nadunggab sa imo? Biga. Karon, higda siya dre, higda. Iamo ko sila, gisalod ko, dugo ko katan. Agad nagkasa ang PNP ng manhunt operation at nahuli ang person of interest na si Vega, isang menor de edad. Inaresto rin ang isang lalaking guro na siya umanong nag-utos na patayin si Jade at nagde-death threat na raw sa binatilyo nung Marso pa lang. Gusto kong makulong yan siya, sila. Yung isa na teacher na nag-doctorate, close pa kami niyan. Mag-birthday ako dito nung June, binigyan niya pa ako ng cake. Pagkatapos di ko alam, nagaganyanin niya lang si Jade. Siya daw yung mastermind, yung tinuturo niya? Yes, siya talaga kay na-retrieve na namin doon. Na-retrieve ng mga police doon sa laptop. Tumanggi nang sumagot sa mga tanong namin ang mga suspect. Di patukoy ang motibo, pero ilang oras bago patay ng biktima, nag-post pa siya sa Facebook patungkol kay Jeffrey Dahmer, isang serial killer sa Amerika na pinapatay ang mga lalaking natitipuhan niya. Sabi rin ng kanyang mga kaeskwela, bago ang insidente, parang may mabigat na problemang dinadala si Jade. Yung always na lang sinasabi sa amin from family problem daw talaga yung concern, pero hindi ako naniniwala na family problem yung problema niya, pati yung mga teacher namin na napansin din ba na ang performance ni Jade na last year compared to this year nag-iba. Para sa 1PH, Jem Avancenia, News 5.